sa pumapagpalang araw, gabi, sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa araw na to, tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po yun, tayo po'y umawit sa Panginoon. I just want to praise you. Awitin po natin ito ng sincere at talagang nagpupuri sa Panginoon. Amen po. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Ulitin po natin. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Oh, exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Panginoon, tinataas po namin ang inyong pangalan sa kataas-taasan, O Diyos. Ang lahat ng ito, lahat ng nasa amin, lahat ng bagay, Panginoon, katalinuhan, kakayahan, karunungan, kalakasan,
ay nanggagaling lamang sa inyo at marapat dapat lamang Panginoon na ibalik namin ito sa inyo sa pag-attend ng mga gawain ninyo, sa pagkanta, sa pag-awit, sa paggawa ng kabutihan sa ngalan ninyo, Panginoon, na hindi po kami mataas sa mga bagay na ito, kundi kayo lamang, Panginoon. Sa financial man na meron kami, sa material, Panginoon, sa kasiyahan, Panginoon, na meron kami, kayo lamang, Panginoon, ang dapat na mataas. O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoon, sa araw na ito, pinupuri ka namin, sinasamba, O Diyos. Patawarin niyo po ang bawat isa, patawarin niyo po ako sa mga nagawa namin kasalanan. Sinasadya man po ito o hindi. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na lumapit sa inyong pangalan. Makarinig ng inyong salita, O Diyos. Ito'y maging mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. I-open niyo nga lang po ang aming puso't isipan na i-welcome inyong salita. Mag-reveal ka nga po, Panginoon, sa bawat isa. Reveal to us, Panginoon. Kung hindi man ito yung mensahe na maipaabot nyo sa kanila, sa amin, Panginoon, may iba kayong gustong ipamahagi sa amin, let it be, Holy Spirit. Maintindihan namin ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat, O Diyos. Sa gabing ito, sa araw na ito, kayo lang mapapurihan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Purihin ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay patungkol po sa lahat tayong mananampalataya ay bahagi sa katawan ng Diyos. Lahat tayo ay sa lahat po ng nag-iisip o pag tayo ay nag-iisip na hindi po tayo mahalaga o tayo ay nadadown, mga kapatid. Isipin natin na di kaya mas mahalaga. Kumbaga, isipin na lang natin, mga kapatid, kung yan ang iniisip natin, ang Panginoon ay nag-iisip na tayo ay mahalaga, mga kapatid. Ano kaya ang pinakamabuti na dapat natin isipin, mga kapatid, na kapag tayo ay nag-iisip ng mga ganyang bagay, o ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Di kaya dahil tayo ay nag-iisa kaya natin naiisip yung mga ganyang bagay, walang tao na nakakapag-motivate sa atin, hindi naman kaya, sige, you are with God. So, iniisip mo, may kulang pa rin ba? Pero, mga kapatid, hindi yun kasama eh. Kumbaga, God is enough. Mga kapatid, God is enough. Pero alam natin, at tinuro yan ng ating Pastor Paul, na isa sa mga sign na tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu ay hindi lang tayo mag-isa ang kumikilos. Mga kapatid, buksan po natin sa medyo sa bandang dulo na po yun, mga kapatid eh. Ayan nga. May mga apostol pa ba sa panahon natin na hindi dapat kumbaga sa panahon natin ngayon may mga apostol pa ba? Pero sa atin, mga kapatid, hindi na dapat pinagtatalunan yan kung meron ba o wala. Bakit po? Kasi baka yan lang yung pag-usapan natin. Hindi na tayo nakapag-usap patungkol sa makalangit na bagay. Sabihin nga ako, sige, makalangit naman yan. Pero nakakaligtas ba ng pananampalataya natin? Baka dahil dyan, baka yung kausap natin o yung ang hirap niyan maging kadiskasyonan o ikatisod ng isa sa atin, yung mga ganung bagay ba? So, hindi na dapat pinagtatalunan yan. Kung may ganyang bagay na pinag-uusapan, kung may, kasi, iniisip natin na, siguro, para lumakas ako, dapat isang makapangyarihang tao na malapit sa Panginoon. Hindi kaya apostol yun? Hindi kaya si pastor? Hindi kaya si pastora?
Well, let's see pa po mga kapatid sa mga pag-aaralan natin pa mamaya. Sa Bible, kumbaga, syempre, madalas ang iniisip natin is baka maging kalakasan natin ang pastor, di kaya ang nakatataas sa posisyon, mga kapatid. Well, nakakayaman, I mean, wala pong mataas o mababang posisyon pagdating po sa paglilingkod. Tandaan po natin yan. Lahat po tayo ay pantay-pantay. So, yun. So, kung, yun nga, mamaya po natin pag-uusapan yan, dapat ba na ang apostol ang hindi kaya mataas na sekta o mataas na posisyon ba ang kausapin natin para tayo lumakas spiritual? Pero mamaya po natin pag-uusapan yan. Pero kung pagdating naman po kaya na may apostol pa ba? So yun nga sabi natin kanina, hindi na natin yan kailangan pang pagtalunan o magkaroon ng mahabang diskusyonan. Kasi alam nyo bakit? Hindi na tayo tinawag para pagtalunan pa o pag-usapan yan. Ang mahalaga ay may mga nangangasiwa sa pagkalat ng Ebanghelyo sa, ng Panginoon. Tawagin mang apostol o hindi. Kayo po mismo na nakikinig, maaari po kayong gamitin ng Panginoon o magpagamit tayo sa Panginoon upang ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon. At ang banal na Espiritu mismo ang magpapalakas sa atin, mga kapatid. Ngayon, so, kaya ba natin yan mag-isa? Kailangan ba may ka-partner tayo? Okay, ginagabayan ako ng banal na Espiritu, kaya ko to. Pero sa Bible po kaya, ano po ang ginagawa ni Apostol Pablo tuwing siya ay mag-mission? Siya ba ay mag-isa lang? Titignan po natin yan sa mga susunod na talakay natin. So, wag naman, well, sa panahon din natin ngayon, wag naman po tayo na excited, kumbaga, o to attain, o to have, yung kumbaga, chasing, having a title. Si Apostol Nathan, si Pastor Nathan, mga ganun po ba? Meron pang isa eh. Prophet. So, hindi na po sa atin mahalaga yan. Bakit? Baka po kasi pagka naibigay pa yung title na yan sa atin dito sa mundo, baka yan na yung gift natin, hindi na manggaling sa Panginoon. Ang magtaas sa atin ay mga tao, mga kapatid. At hindi na yung manggaling sa Panginoon. Gusto po ba natin yun na ang gift ng Panginoon, ang gift natin yung titulo lang? Hindi, syempre. So, kung hindi po, mga kapatid, iwan natin yung mga ganyang bagay. Hindi po importante yan. May mga tinawag na apostol, may mga tinawag na pastor, may tinawag para mag-song lead, may tinawag para mag speak in tongues, may tinawag para i-explain kung ano yung speak in tongues, pero sa mga sumusunod pa po yung mga kapatid. So yun, sa Acts 12:2 pinag-uusapan ang pagkakaisa, pwede kang gifted pero hindi naman pero hindi pwedeng mag-isa. So gifted ka to share the word, pero hindi ka pwede mag-isa. Yun nga sa Acts 12:2, ano bang ginawa ni Apostol Paul dito? Sa mga gawa, chapter 2. At verse 12, Acts chapter 12 verse 2. O, mga gawa, chapter 12, verse 2. Basahin po natin. Hindi po ato yung minabasa natin. Acts 16:1 na lang po. Mga gawa 16:1. Yan. Sina Pablo at
silas sa bilangguan. 16, isang araw habang 16, 1, ito pala. Ang pangalawang paglalakbay ni Pablo bilang misyonaryo. Verse 1, chapter 16 verse 1, nagpatuloy si na Pablo sa paglalakbay sa Derbe at Listra. So nagpatuloy si na, ibig sabihin may kasama dito si Pablo. May tagasunod ni Jesus doon sa Listra na ang pangalan ay Timoteo. Ang kanyang ina ay Hudyo at mananampalataya rin, pero ang kanyang ama ay Grego. Ayon sa mga kapatid doon sa Listra, si Iconium at si Timoteo ay mabuting tao. Gusto ni Pablo na isama si Timoteo, kaya tinuli niya ito para walang masabi ang mga Hudyo laban kay Timoteo. So, isa po sa mga sign talaga na tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu ay kumikilos tayo na hindi mag-isa, mga kapatid. Kumikilos tayo with someone na sinasamahan din ng Banal na Espiritu. Alam niyo po bakit? Kasi alam naman ng Panginoon na, at alam din ni Apostol Pablo na may mga panahon na siya ay down, may panahon na siya ay malakas. Sa panahon na siya ay malakas, ay nahihikayat niya ang mga taong may hirap, at yung mga taong naghihirap na yun na one day na biglang lalakas, ay siya naman tong tutulong kay Apostol Pablo pag siya ay nanghihina. Ganun din po si Pastor Paul, di ba po, mga kapatid, nung kapag siya ay pumupunta, example na lang po dito sa Dubai. So hinanap niya sila si Pastor Brother Johnny, si Sister Rose, Sister Kat, at ang iba pa po na mga kapatiran natin dito sa Dubai. At nagsimula sila na maglingkod dito sa Dubai. At hanggang ngayon naman, papurihan ng Panginoon ay nagpapatuloy po ang gawain niya. So, ganun din po. At alam din po yan ng mga nakasama ni Pastor Paul. Siya ay talagang kumikilos with someone na either kapatiran, either pastor din. Yun, mga kapatid. Dahil kakailanganin natin talaga ng partnership sa paglilingkod. Amen po. So, sa Acts 18:1-5, mga gawa, chapter 18, verse 1-5. Pagkatapos noon, ang pagpunta ni Pablo sa Corinto. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Verse 2, nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga Pontus. At ang asawa nitong si Priscilla, kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos ang emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. 3. Pareho silang manggagawa ng tolda kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabaho kasama nila. 4. Tuwing araw ng pamamahinga pumupunta si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo para makipagdiskusyon dahil gusto niyang sumampalataya ang mga Hudyo at mga Grego kay Kristo. 5. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ginamit ni Pablo ang buong panahon niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinatunayan niya sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Amen po. So, ganun din sa panahon natin, panahon ni Pastor Paul dito na nung pagpunta niya, may mga nakasama siya, at inibitahan niya si Pastor We na maglingkod din dito, at para naman makapaglingkod naman si Pastor Paul sa ibang bansa at makapag-share mag-church plant pa sa ibang bansa. Purihin po ang Panginoon. Talagang hindi lang noon nangyayari to. Applicable till now, mga kapatid. Kayo po dyan na tinatouch ng Panginoon para mag-share o mag-evangelism, mga kapatid. Go, mga kapatid. Share the gospel to the nation. Kung kayo ay hinihipo ng Panginoon para
ibahagi ang kanyang ebanghelyo. Go po mga kapatid. So, bakit po? May tutulong at tutulong sa atin, mga kapatid. At alam natin may mga paghihirap, may panahong wala, pero doon natin makikita ang pagkilos ng Panginoon. At doon tayo mas magpapasalamat. At doon tayo makakakita ng mga imposible na bagay na posible sa Panginoon. Mga miracle, mga kapatid. So yun nga, wala po doon yung ating discussion. Ano po? So yun nga, kahit si Apostol Pablo ay talagang kailangan niya ng mga partnership, ng mga makakasama. Kaya wag po nating isipin na pagpunta tayo sa isang lugar at isipin natin, kaya ko yan, I have the word of God, maishishare ko yan, kaya ko to, kaya ko yan. Pagka yun po ang naging kaisipan natin mga kapatid, eh baka hindi po tayo magtagal, baka manghina po tayo. Bakit? Kasi ang kalakasan natin sa sarili lang natin, sa kaisipan lang po natin. We need someone na ipapadala sa atin ng Panginoon para tumuwang, mga kapatid. Amen po. So yan. So ganun din, si Apostol Pablo ay nakitira at nagtrabaho, mga kapatid, para ano, makatulong dun sa mga tumutulong sa kanya. Amen po ba? At makapagpatuloy yung pag-share niya ng ebanghelyo. Kurin ng Panginoon. Sa Acts 18:18, nakasama niya na si ang mag-asawa. Sige po, pasahin pa natin. Si Aquila at si Priscilla. Nanatili si Pablo ng ilang araw sa Corinto, pagkatapos nagpaalam siya sa magkapatid at pumunta sa Cenchrea kasama ang mag-asawang si Priscilla at si Aquila. So nakita po natin talaga, no? So jump na po tayo doon. So pagka tayo ay mag-isa at gusto nating kumilos sa gawain ng Panginoon, let us find someone. Siyempre, let us pray, panalangin natin, at talagang tutugon ng Panginoon na magkakaroon talaga tayo ng kasama. Either, siguro, out of nowhere, meron pala tayong kapwa mananampalataya na hinihintay ka lang din pala, mga kapatid, na parehas kayo. Nare-realize ko na meron din akong kapwa mananampalataya sa trabaho, at talagang we are trying our best na ma-share sa mga katrabaho namin yung salita ng Panginoon. Pero the rest is a story na ginagawa pa po natin. Sa Panginoon po ang kapurihan. So yun nga po, ano? Palatandaan na puspos ng banal na Espiritu ay hindi siya kumikilos na mag-isa. Laging may kasama. Hindi para mag-compete sa isa't isa, kundi magtulungan. Kasi madalas po kasi mga kapatid, parang nagsasama tayo ng mahina para ipakita natin na tayo ay malakas. Kakakwento natin. Nagsasama tayo ng hindi mo alam, ang kasama mo pala, mas malakas pa sa pananampalataya sa atin. Amen po ba? Yun nga, yung sa katrabaho ko. Talagang bold na magsalita about sa gospel. Purihin ng Panginoon. At mukhang tinatamaan din talaga ako. Kailangan ko siyang tulungan. Hindi siya kikilos mag-isa. So, yung sa katrabaho ko, ibig sabihin. So, yun. Dapat yung sa pag... Ayun nga. Ngayon, na-appreciate ko talaga yung ginagawa ng sister natin dun sa work ko. At nawa talaga ang katagumpayan ng Panginoon ang siyang mangyayari sa trabaho ko. Amen po. Yan, sa 1 Corinthians chapter 1, 14-17. So, hindi po talaga by compete, mas magaling ako sa'yo, mas malakas ako sa'yo, mas puspos ako sa'yo. Walang ganun, mga kapatid. Baka dahil dyan,
ay kumilos ang kaaway sa atin. Sa mag-aagree ang kaaway sa, oo nga, mas malakas ka. Oo nga, mas matalino ka. Tayo naman, lalaki ang ulo natin. Mas hindi na tayo mamansin ng mga mahihina ang pananampalataya. Basta tumulong tayo. Amen po ba? So yun. Malakas man o mahina ang pananampalataya ng mga kasama natin, mga kapatid, ay kailangan natin sila. Amen po. Kailangan natin, kailangan silang matuto sa kung ano yung natutunan natin sa Panginoon. Mapangaralan sila, masyaran sila ng salita, at ganun sa pagdating ng panahon ay sila ay makatulong naman na mag-share sa iba. Either in their testimonies na ginawa sa kanila ng Panginoon, yung mga ganung bagay po, mga kapatid. So, patuloy po tayo. So, yun nga, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, 1 Corinthians chapter 1, verse 14. Lagi silang nagtitipon para manalangin. Kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus, at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. Basahin natin hanggang 17. Nang mga araw na iyon, nagtipon ang mga 120 mananampalataya, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kinakailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan na ipinahayag ng Banal na Espiritu noong una pa sa pamamagitan ni David. Ito ay tungkol kay Judas na nanguna sa pagdakip kay Jesus. 17. Dati kasama namin siya bilang apostol at may bahagi siya sa aming gawain. So yun naman. Tayo naman po as bilang kasama. Either kayo ay song leader, kayo ay tumatayo sa Bible study, kayo ay tumutugtog, kayo ay lingkod, leader sa isang ministry. Katulad nito, ay ina-appreciate niya. Dati kasama namin siya bilang apostol at may bahagi siya sa aming gawain. Huwag po nating iisipin na konti lang yung binahagi niya. Wala namang ginawa yan. Nag-ayos lang ng upuan yan. Malaki po ang gampanan, mga kapatid. Maliit man sa tingin natin, pero pantay yan sa Panginoon. Baka lumiit yung ginagawa natin kapag kakinumpir natin sa iba, mga kapatid. Kaya dapat i-appreciate natin. Salamat, kapatid, na nagagawa mo to. Mga ganung bagay ba? Yung feeling niya walang katuturan o yung, let's say, sabihin natin yung pag sa by flesh, kasi alam natin na yung sa pag ano na lang, sa pag pag-aayos ng mga upuan, feeling natin maliit na bagay yan. O sige, walang mag-aayos ng upuan, saan uupo yung mga member? So ganun po, mga kapatid, na ma-appreciate natin yung mga ginagawa ng ating mga kapatid para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Pray ng Panginoon. So, tuloy po tayo. Romans 16, marami pa po dito na binanggit si Apostol Pablo ng kamanggagawa niya, mga kapatid. Baka maubos po yung oras natin pag binasa po natin itong ano. Siguro, yun, sige po, jump po tayo sa Philippos chapter 4 verse 2. Philippians chapter 4 verse 2. Ito pa po yung dapat nating gawin kapag tayo ay nasa crowd or nasa isang group or may partnership tayo sa gawain ng Panginoon. Sa chapter 4 verse 2. Magpakasigasig kayo sa pananampalataya ng may pasasalamat, at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. So, I was victim ng ganyang bagay. Nung simula akong nag-aaral sa nung mga devotion ni Pastor Paul, tingin ko, mas magaling ako sa kanya.
mas may na may mas na i-share ako sa kanya, mas tama ako sa kanya, mas nakakataas ako sa kanya. Ganun-ganun ang kaisipan ko nun. Pero hindi ko sinasabi by word. Pero ngayon, sinasabi ko siya by word dahil hindi na. Kumbaga, nai-review ko na siya at ipinalangin ko na siya sa Panginoon na matanggal yon. So, at purihin naman ng Panginoon na, kumbaga, hindi mo na sa walang hiya. Like, openly, I can say that dahil wala na sa akin yun. Purihin po ang Panginoon. So, yun nga. So, hindi pwede na, hindi natin pwedeng i-claim na tayo lang ang kumikilos. Pag ingatan natin ang pag-iisip natin ganyan. Kasi bakit po na nabablind yung kaisip, yung mata natin, yung kaisipan natin na sa mga ginagawa natin, mas malaking bahagi ko. Mas malaki yung naitulong ko. Hindi na natin nakita yung ginawa ni brother, ni sister na kumbaga pagkilos sa gawain ng Panginoon. Kaya, Brother Johnny, I really appreciate sa ginagawa niyo sa pag-assign, sa pag-lead ng Bible study, Pastor Joe, sa pag-lead po ng prayer meeting, at alam ko na sasamahan tayo ng Panginoon, sasamahan kayo ng Panginoon na lalong maiunlad o mas lalong mapalawak ang gawain natin sa Panginoon. Hindi po sa atin, mga kapatid. So, purihin po ang Panginoon. Mami, Pastora Angelita, sa paglilid dito sa Dubai, maraming salamat. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Hindi pa po tayo nagka-closing. Tayo ay nag-appreciate. Kumbaga, hindi lang natin kiniklaim na tayo lang. Amen po. O, tayo ang mas magaling. Tayo ay pantay-pantay. Kapatid. So, yan. Atuloy po natin sa, yan nga, you have to recognize na malaking tulong ang iba at pantay-pantay lang. Tulad nga po na sabi natin. 2 Timothy 4:9 So, may mga tao talagang lalayo at mag-i-stay na makakagaan sa pagkilos ng Panginoon sa atin. So, let it be. Kumbaga, nangyayari po talaga yan, mga kapatid. Huwag po tayong magulat kapag may mga tao na inilalayo sa atin ng Panginoon o hindi kaya katulad na lang nung pag-divide na sabi nyo kailangan ng kasama, bakit nag-divide? Nagkakaroon tuloy ng DFC Sharjah, DFC Ajman, DFC Abu Dhabi. Kailangan yun para mapalawak at mapagaan ang paghilos ng Panginoon. Yung mga nasa Sharjah, hindi na sila tatravel ng malayo at mapalawak. Kumbaga, mas maabot pa. At may mga mag-i-stay, syempre, para maipatuloy yung gawain natin kung saan tayo itinalaga ng Panginoon. So, yun po. Sa 2 Timothy 4:9. Mabilis lang po. Ayan. Mga personal na bilin, 2 Timothy chapter 4, verse 9. Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundo. So, may mga ganyan talaga na it's still our choice. Kumbaga. So, you want the word of God, you feel safe, you feel peace, you feel comfort, stay. But if your mind still, yung kumbaga, nagda-doubt pa rin o nagdi-divide, okay, katulad ng ginawa ni Apostle Pablo, okay, nagpaiwan na lang siya at nagpasama pa rin kay Timothy. So, si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa gawain ko. So, purihin po ang Panginoon.
So, yun nga, may mga magi-stay at may mga tanggapin po natin 'yan. At sa pagtanggap natin 'yan ay patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. So, working with groups si Apostol Pablo. Yan ang tatak na kumikilos ang Banal na Espiritu. You know your role and you know, you recognize what they can do. At ang lahat ng yan ay magkakaisa, nagtutulungan at sa pamamagitan ng iisang Espiritu na kumikilos sa atin. Amen. So ang mga bagay na yan, tayo ay iba't iba man ang gifts na yan. So hindi natin napag-usapan ang gifts ngayon. Pero sa susunod na po yan, iba't iba man po yung gifts, ay kasama natin sila na mabubuo ang katawan ng ating Panginoon sa gawain. Amen po ba? So, lahat ng yan ay importante at we have to work with partnership, mga kapatid. Hindi natin kakayanin mag-isa. May dadalhin po talaga ang Banal na Espiritu para tayo ay makasama ang ating Panginoon para may makasama at magpatuloy ang kanyang gawain. At hindi niya po ito ahayaan. Hindi niya po tayo ahayaan. Tuloy-tuloy na magpapatuloy ang kanyang gawain. Talagang pagagaanin ng ating Panginoon. Mukha man sa mata natin mahirap, pero ang pagkilos ng Panginoon ay walang imposible. Puri na Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba o Diyos. Itong mga salitain to, Panginoon, ay pamunga sa bawat isa. Dalhin namin sa kung saan man po kami magpunta. Hindi kami nag-iisa. Kasama namin kayo at may mga lingkod, may mga pinili kayo na makakasama namin upang maglingkod saan man kami naroroon. At saan man kami magpunta, ang pangalan nyo lamang po ang maitaas. Magsimula sa amin, Panginoon. Gamitin nyo kami, O Diyos. Gamitin nyo po kami upang maipangalat ang inyong salita, ang inyong ebanghelyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Bigyan nyo kami ng courage, Panginoon. Kalakasan, O Diyos. Kataninuhan, karunungan, O Diyos. Yung ma-share namin ang buhay namin sa inyo bilang patotoo na kayo ay Diyos na buhay. Ang Diyos na nag-iisa. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa Panginoon po ang kapurihan at pagsamba. To God be the glory.